Magandang araw po. Update lang po ako ngayon sa aking mga tanim na cauliflower. Napakalaki na po ng kanyang mga flower. No, isang araw po na nag-update ako dito ay buko pa lang, pero ngayon ay ang lalaki na. No? Lagi po akong na-amaze kapag binisita ko po yung aking mga tanim na cauliflower na ito. Sabi po kasi nila ay sa upland area lang po na itatanim. Ano? Tumutubo, napapaganda yung cauliflower. Pero ako po, itinanim ko sa mga bote na ganito, napaganda po natin. Ito po, makikita po ninyo ang gaganda nila, no? Ilang araw na lang po makaka-harvest na ako niyan, ano? Isa po sa mga paborito kong gulay ay ang cauliflower, dahil ang cauliflower po ay healthy for the mind and body. Itinatanim po ang cauliflower sa pagitan po ng kanyang seeds, ano? Ipunlaan niyo po muna yung seeds, tapos kapag nasa 2 inches na yung kanyang laki ay pwede na po yung i-transplant kung saan niyo po gustong permanenteng itanim. Kung wala po kayong enough space sa mga bote po ay pwede naman. Pero kung may space naman po kayo, mas maganda pong itanim ng direkta sa lupa ang cauliflower. Ang maganda pong pagtamnan na lupa na mula sa sa ating mga tanim na cauliflower, una po ay 60% buwag na lupa, 20% vermicast, at another 20% ay kokopit, no? Nang sa ganun ay manatiling buwagagang lupa. Ang cauliflower po ay isa sa mga paborito kong gulay kapag ako'y pumunta sa mga malalaking restaurant, mga Chinese restaurant. Cauliflower po agad ang aking in-order, no? Kapartner po yan ng broccoli, no? Yung beef broccoli, beef cauliflower. So yun po yung aking palagang ino-order, no? Bukod po sa flower, no? Ito pong daon na ganito, ito pong daon ito ng ating cauliflower. Napakasarap din po ito kapag ito'y ginisa mo, no? Pag niluto mo ng ginisa, napakasarap, dahil sinubukan ko po isang araw. Aba, sabi ko, hindi lang pala yung flower ang napapakinabangan, ano? Sa mga tanim na cauliflower, maging po pala yung kanyang daon na ito, no? So ito po yung bukod po rito sa ating ganito, ito po mga tanim natin, no? Yan, yan po, makikita po ninyo, ang gaganda po nila, no? Sa tansya ko po, nasa mga 30, no? Mga 30 na bote na ganito po, no? Itong ating mga tanim na cauliflower. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan, ano? Ay may tanim rin po kayo ng cauliflower. Kung may natutunan po kayo dito sa ating video tutorial na ito, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, ano? Nang sa ganun ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan na magtanim din po sila ng kanilang sariling gulay, ano? Tulad po ng cauliflower, ano po bang ma-achieve po ninyo? Una, makakatipid ka. Pangalawa, masustansya ang pagsasaluan ng buong pamilya. At pangatlo, nakakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. So, maraming salamat po. Happy farming and God bless.